yeah. yung kontrata mo, okay. Opo. So, sabi decline. Sabi mo, bakit decline? Sayang naman kasi bakit. Eh, DPS po kasi sa isang daang pepe, opo. Pumasok sa 16K? Rotonda. 60. Opo. Kasi diba, pag matalino daw yung bata, kasi exam. Opo. Ang sa akin, ang inaari nila, decline kasi walang ticket, walang visa, ibang ganun, walang opo. Kontrata. Opo. Opo. So privilege ba 'yun ng mga OFW? Oh, binabayaran po namin 'yun eh, 'yung nagre-renew ng contract. Aha. So ang parang kumbaga sa topic natin ngayon, ma'am, na-decline ka sa dahil doon sa anak mo? Hindi po, dahil nag-forgood na ako, wala na akong trabaho, di kung ganoon, tapos na-decline pa ng OWA. Eh nakasulat sa OWA. OFW ano ako, OWA active ako, tapos opo. Yung beneficiary ko 'yung anak ko. Opo. Opo. O ano dapat ang matanggap ng anak niyo po sa UWA po? Parang beneficiary, scholars beneficiary ng UWA. Ah, scholars okay. beneficiary. So yun ang hinahabol niyo po? Sa 50. Eh di parating natin. Kumbaga, dito sa PD Vlogs natin, malay natin kung may mga UWA tayong nakakapanood sa atin pagbablog ngayon. No, may galap shoutout dyan sa UWA. No? Attention dyan sa UWA naman. Kung ano naman yung pinag-uusapan ng mga salitang napirmahan ng mga OFW natin ng mga bayaning buhay around the world tungkol doon sa tinatawag ng mga beneficiary na nagbibigay ng privilege para sa mga pag-aaral ng mga kabataan. Sana yung UWA na attention doon sa UWA secretary, no? Hindi ko kilalang pangalan, ma'am eh. Sabihin mo, ma'am. Ah, si Sir Arnel Ignacio. No? Sir Arnel Ignacio. Opo. Opo. 'Di ba sabi academic awardee tapos pa examine nila kung pa-exam. Opo. Tapos dinidecline kasi wala akong contract. Sabi, siyempre OFW for good ka na nga eh tapos yung active ka naman tapos yeah. may beneficiary na nakasulat doon anak mo. Yeah, opo ano ma'am. Ano yung purpose ng UWA? Bakit hindi ko wala kami makuha? Yes. Sige ma'am, manawagan ka. Sabi, manawagan ka ngayon, nag-vlog tayo ngayon. Hindi po ganyan, umuwi ako. Yes, ma'am. Tapos, opo. Kasi kagaya nito, nag-ano ako nang sa mata. Hindi opo. Nagkaroon ng problema. Nagpa-check up na ako, sarili ko na rin pera. Opo, parang katarata. Sarili ko na rin pera. Hindi parang wala din nangyari sa... So, pero sa dapat yun, ma'am, pagdating din sa mga OFW, privilege dapat yun na wala bayad yun? Sa pag, ano mo, sa pag, ano ng mata mo? Di ba po kasi benefits ko na pero ng OFW benefits, yes. Health benefits. Opo, opo. Nag-aaral. Kung matanong ko kayo, ma'am, saan na bansa kayo nang galing? Kuwaito. Sa Kuwaito, okay. 7 years. Wow, katagal mo pala doon sa location na yun? Oo, may galap shoutout din sa mga Pilipino natin sa Kuwait, no? Kabayan, may galap shoutout sa inyo sa lahat ng mga OFW natin ng mga bayaning buhay around the world. Particular doon sa Kuwait, sa US, Canada, Australia, sa iba't ibang bagay pa ng Europa. At sa mga location ng ating mga kababayan na naghahanap buhay sa ibang bahagi ng ating mundo. Ang inyong lingkod, bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel, PD Vlogs. At huwag nyo kalimutan na i-click yung notification para every time na mayroon akong bagong upload na video, makita nyo magkumayan at mapapanood dito mga kababayan ko. Mayroon tayo dito kasamahan sa OFW or kasamahan nyo ng mga OFW na mayroon siyang tinatawag na agam-agam o kuro-kuro doon sa UWA na nagbibigay dapat ng mga privilege sa mga kabataan na masasabi natin beneficiary sa pag-aaral. So ngayon si ma'am dahil na decline siya at walaan siya na ngayon ng work, kumbaga, kabayan. 7 years and 7 years. Yes, ganun katagal siya doon, dapat may privilege siya na tinatawag na ano na malaking makukuha sa UWA. Oo, tapos na decline. So masama ang loob ng ating pasahero, ng aking 2 kilometro. Minamahal natin ng mga OFW. So yan mga kabayan, magtulungan na lang dapat Sir Arnel Ignacio, ano, attention. Tsaka sa ating mga kababayan na kung sino yung may hawak ng opisina ng UWA at saka iba pang mga tinatawag natin staff diyan ng mga matataas
kung marinig ang aking panawagan dito sa PD Vlogs, tulungan natin na maiayos itong problema ni Ma'am tungkol sa kanyang paghahanap buhay sa ibang bahagi ng ating mundo, particular doon sa location ng ano ngayon location ni Ma'am? Middle East, di ba? Opo. Yes. Kabayan, no? Malaking bagay na nakausap ko si Ma'am. Paano Ma'am? Pwede kong pangalanan kayo po? Or... Siyempre, dapat may pangalan talaga para kung may manonood. Ano pangalan po? Sakia. Sakia. Sakia, opo. At tapos ano apelyido po? Yeah, oo. Para kung may manonood doon sa ano, mga sa UWA. Tsaka dyan sa... Opo, oo. Sige Ma'am, sige. Panawagan mo si Ma'am. Magpatuloy ng diretso sa ilaw trapiko. Opo. Oo. Mamaksasabihan po, ano, parang newscaster, ganyan siya. Parang ganyan siya. Oo. So, nga, ano, kasi ano, okay, sayang kasi active. Tapos pinabayaran po kasi yun siya ng, pag nag-review po kasi ng contract. Yeah, ma'am. Malaki po yung binabayaran. Opo. Yun. Tapos yung, ang binabayaran kasi namin pag nag-renew ng contract yun. Opo. Pag-ibig. Is. Health. Opo, may insurance. Is. POA? Dito sa may ano? 100 dito po yung sa Ortigas, ano mo yun? POA! Yung ano dyan sa may Ortigas sa ano? May kinukuha pa ako dyan na binabayaran 100 yung ano patipang ito. Insurance? Opo, basta binabayaran siya 100 100 pesos po? Opo, basta lagi lang kukuha ng ganun 100 ng 100 yun. Madami po kasi binabayaran. Hindi yung picos? Parang ganun? Iba pa. Iba pa yun? Ganun pala. So yan guys ha, bago ako tapusin, kung mayroon ka pang ano ma'am, hinanaing, sige sabihin mo ma'am. Sa UWA, kasi ano, sayang naman, para magamit kasi ano, college na po siya, di ba po? Opo. Beneficiary ng anak. Opo, opo. So yan mga kabayan, para sa benepisyo ng anak niya, magka-college na para magtuloy-tuloy sa pag-aaral dahil nakatambay ngayon si ma'am. Tulungan natin mga kababayan at doon sa UWA, attention sa UWA, kay Arnel Ignacio. Sir, alam ko ang puso mo napakabuti. Kaya tulungan natin si Ma'am na maiayos itong problema niya. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi sa ating lahat. Bye-bye. Thank you, Kuya. Yes, Ma'am. Thank you. Sana nga.